Maligayang pagbabalik sa Ray Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Unbroken na napalabas noong 2014. Ito ay patungkol sa mga bilanggo sa isang kulungan na kung saan kailangan nilang buhatin ang naglalakihang mga kahoy para hindi sila patayin. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax live you. Ang pelikula ay nagsisimula sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig kung saan ang US B-24 Liberators ay lumilipad sa karagatang Pasipiko. Ang mga sundalo na pinamumunuan ni Bombardier Louis Zamparini ay nasa ruta upang magsagawa ng isang misyon ng pambobomba laban sa isla ng Nauru na kontrolado ng Hapon. Habang papalapit sila sa kanilang target, inutos ni Louis ang airstrike at sinunod ng kanyang mga tauhan ang utos. Matagumpay nilang nailabas ang mga bomba at hindi nagtagal matapos ang sasakyang panghimpapawid ay humarap sa isang mabangis na pagsalakay mula sa maraming Japanese fighter planes na nagreresulta sa pinsala sa kanilang mga eroplano. Ipinaalam ni Phil kay Louis na ang kanilang base ay 5 oras ang layo at ang kanilang mga preno ay hindi na gumagana. Bagaman ang kanilang sasakyan ay binaril ng daan-daang beses, ang mga sundalo ay nakabalik sa kanilang base. Sinusubukan nilang lumapag, ngunit ito ay nagpapatunay na halos imposible dahil sa mga sira sa kanilang sasakyang panghimpapawid. Ang mga gulong sa landing gear ay lumalabas at nagsimulang sumahid sa sahig. Sa kabila ng pag-urong na ito, nagawa ni Phil na ihinto ang sasakyang panghimpapawid sa pinakadulo ng runway. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa isang flashback na nagpapakita ng isang batang Italian-American na si Louis na naninirahan sa Torrance, California. Mukha siyang brat na laging nanggugulo at hinahabol ng mga pulis sa murang edad. Siya ay naninigarilyo, uminom, alak, at nasangkot pa sa pagnanakaw. Ang pagiging isang Italian refugee ay kadalasang pinipili ng ibang mga batang Amerikano na kaedad niya. Madalas din siyang nakipag-away sa kanila na pinipilit ang mga pulis na makialam. Isang araw, nakaupo si Louis sa ilalim ng bleachers at nanonood ng baseball game ng kanyang kuya at uminom ng kanyang alak. Ilang sandali matapos siyang mahuli ng isang gwardiya, kaya tumakas siya upang maiwasan ang anumang gulo. Nasaksihan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Pete na tumakbo siya ng napakabilis, kaya napagtanto niya ang kanyang potensyal na maging isang runner. Nakapagtataka kung ano ang maidudulot ng pag-inom at paninigarilyo para sa iyo sa palakasan. Bilang resulta, nagpasya si Pete na sanayin siya at hinihikayat siya para sa parehong dahilan. Medyo nag-aalinlangan si Louis sa una, ngunit pumayag siya pagkatapos ng ilang pagpipilit habang lumilipas ang mga taon. Naging mahusay na siya sa kanyang mga kasanayan sa pagtakbo at nanalo sa bawat kompetisyon sa karera na kanyang nilalahukan. Ito ang nakakuha sa kanya ng palayaw. Ang Torrance Tornado. Nagagawa niyang kumpletuhin ang 1,000 karera sa loob ng 4 na minuto na nagtatakda ng bagong American record para sa mga mag-aaral sa high school. Sa tagumpay na ito, nakatanggap si Louis ng isang imbitasyon na kumatawan sa Amerika sa 1936 na Summer Olympics sa Berlin bago umalis para dito. Ibinahagi niya ang isang emosyonal na yakap sa kanyang kapatid at pinasalamatan siya para sa lahat. Nagbigay si Pete ng isang mahalagang pananaw na nagsasaad ng 1 sandali. Ang sakit ay nagkakahalaga ng habang buhay na kaluwalhatian. Malinaw na tatandaan ito ni Louis hanggang sa katapusan ng pelikula. Ang eksena ay pagkatapos ay pinutol sa araw ng Olympics kung saan nakikilahok si Louis sa 5,000-metrong karera. Sa pagsisimula ng karera, ang kanyang pamilya ay nakaupo sa tabi ng kanilang mga radyo upang marinig siyang makipagkumpitensya sa mga unang lap. Naiwan si Louis ng iba pang mabigat na kalahok na nagpapatindi sa sitwasyong ito. Ngunit kalaunan ay inilalagay niya ang lahat ng kanyang mga pagsisikap at mga sprint. Buong bilis na umabot sa ilang runner. Sa kabila ng pagtatapos ng karera sa 8th posisyon, nagtakda siya ng bagong world record sa pamamagitan ng pagtatapos ng huling lap sa loob lamang ng 56 na segundo at isa pa ay ito ay dahil sa pagiging tamad niya sa simula ng karera. Layunin pa rin niyang manalo ng medalya sa susunod na Olympics na gaganapin sa 1940. Gayunpaman, sa Tokyo, nasira ang kanyang pangarap dahil sa pagsiklab ng 2nd digmaang pandaigdig. Bumalik sa kasalukuyan, natagpuan ni Louis si Phil na nagdarasal sa Diyos matapos matagumpay na mailanding ang sasakyang panghimpapawid. Tila wala siyang pananampalataya sa Diyos,
kaya hindi niya masyadong pinapansin ang mga panalangin simula kinabukasan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay sa pamamagitan ng pagtakbo sa tabi ng isang jeep. Pinahangarin niya ang kanyang mga kapwa hukbo sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanyang sariling record sa 4 na minutong milya. Isang araw si Louis at ang kanyang anak ay nakatanggap ng isa pang misyon upang maghanap ng isang nawawalang sasakyang panghimpapawid at iligtas ang mga nakaligtas. Binigyan sila ng parehong lumang eroplano pagkatapos itong ayusin gamit ang mga ekstrang bahagi. Sa kabila nito, ang koponan, kabilang ang ilang mga bagong miyembro, ay nag-set off para sa kanilang misyon. Ang kawalang tatag ng eroplano ay nagiging maliwanag kapag ang isa sa mga makina ay nabigo sa kalagitnaan ng paglipad. Habang sinusubukan nilang gawin ang pinakamahusay sa sitwasyon, isa pang makina ang nasira na nagiging sanhi ng pag-crash ng bapor sa karagatan. Bilang resulta, 8 sa mga tripulante ang nawalan ng buhay, na naiwan lamang ang 3 nakaligtas, sina Louis, Phil at Mac. Sumakay silang 3 sa mga inflatable na balsa at nagtagal para pakalmahin ang kanilang mga sarili. Si Mac ay nawawalan na ng pag-asa at naiisip na hindi na sila makakaligtas dito. Ngunit hiniling ng 2 na manatili silang positibo. Mayroon silang limitadong rasyon, ilang chocolate at isang bote ng tubig. Pagkatapos ay nagpasya si Louis na kakain sila ng isang piraso ng chocolate sa umaga at isa sa gabi at uminom lamang ng 2 lagok ng tubig sa isang araw. Pagsapit ng gabi, natutulog sila sa bangka habang nilalabanan ang sobrang babang temperatura. Kinaumagahan, nagising ang 3 sa tunog ng paparating na eroplano. Sa isang mabilis na pagkilos, tinatangka nilang maggawa ng mga senyales gamit ang dye at ang flare gun. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay hindi napapansin. Dinagtagal pagkatapos natuklasan ni Louis na ang lahat ng mga kahon ng chocolate ay wala ng laman. Nalaman nila na inubos ni Maxi ang lahat ng chocolate at nagalit sila sa kanya. Gayunpaman, kinokontrol niya ang kanyang galit dahil walang saysay ang pakikipag-away sa mga oras na ito. Ang 3 pagkatapos ay nakikipagbuno sa kaligtasan sa tila walang katapusang karagatang ito na tumatagal ng mga araw na walang pagkain o tubig. Sa gitna ng kanilang pakikibaka, isang sigol ang dumaong sa kanilang bangka na nagutom. Agad nilang hinuli ang ibon na ito at kinain upang masolusyonan nila ang kanilang dinaranas na gutom. Gayunpaman, hindi ito kinaya ng kanilang mga tiyan na nagiging sanhi ng pagsusuka nila. Pagkatapos nito, gumawa sila ng susunod na plano. Ginagamit nila ang parehong laman ng sigol bilang pain para makahuli ng isda. Pagkatapos ay nagpapalitan sila sa pagkain ng isda na nagdudulot sa kanila ng pansamantalang kasiyahan. Habang tumatagal, ang kanilang sitwasyon ay lalong lumala. Bukod dito, hinampas sila ng bagyo sa dagat isang gabi na nagpaparamdam sa kanila na ang kanilang mga buhay ay dumudulas mula sa kanilang mga kamay sa kritikal na sandali na ito. Si Louis ay bumaling sa panalangin na nagsasabing maglilingkod siya sa kanyang buong buhay para sa Diyos kung ililigtas niya sila. Ngayon, himalang nakaligtas sila sa bagyong ito at ang sumunod na umaga ay nagdulot ng ulan. Masayang pinupuno nila ang kanilang mga lalagyan ng inumin. Ang mga patak mula sa langit sa mga susunod na araw, matagumpay nilang nahuli ang isang pating na nagbibigay sa kanila ng maraming pagkain para sa mga susunod na araw. Sa 27 araw na naanod, nakita ng mga tripulante ang isa pang eroplano sa kalangitan. Pinaputok nila ang kanilang flare gun para makaakit ng atensyon at umikot ang eroplano na nagbibigay sa kanila ng bagong pag-asa. Gayunpaman, panandalian lang ang kanilang kaligayahan dahil ito pala ay isang Japanese aircraft na nagsimulang bumaril sa kanila sa desperadong bid upang iligtas ang kanilang mga sarili. Ang mga tripulante ay tumalon sa tubig, umiiwas sa mga bala at gayon din sa mga pating. Ilang sandali matapos lumipad ang sasakyang panghimpapawid ay lumangoy muli ang 3. Sa kabila ng pag-iwas sa panganib, ang kanilang inflatable boat ay nasira dahil sa mga bala. Nagmamadali silang nagtagpi-tagpi ng mga butas para manatili silang nakalutang at mailigtas ang kanilang mga sarili sa pag-atake ng pating. Ang oras ay patuloy na lumilipas at silang 3 ay gumugugol ng kanilang mga araw at gabi sa parehong maliit na bangka. Mahigit 40 araw na ang nakalipas mula nang mapadpad sila sa karagatan. Lumalala ang kalagayan ni Max at bilang resulta ay unti-unti na siyang nawalan ng buhay. Binalot ni na Louis at Phil ang kanyang katawan at ibinagsak ito sa tubig.
Kasunod nito, ang natitirang dalawa ay patuloy na nakakapit sa buhay, ngunit ang kanilang kondisyon ay lumala hanggang sa punto kung saan hindi na sila makapagsalita o makatayo. Sa 47th araw ng kanilang pagsubok, nakatagpo sila ng isang barko na sa kasamaang palad ay pag-aari ng mga sundalong Hapones na nagresulta sa kanilang agarang pagkahuli. Ngayon, mga bilanggo na ng digmaan, sina Louis at Phil. At nakakulong sila sa magkahiwalay na madilim na selda sa Kwajalein Atoll. Doon, binigyan sila ng kaunting sustento ng rice balls na gutom nilang kinakain. Isang araw, ang dalawang American airmen ay nahaharap sa interogasyon ng isang Japanese colonel na naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga mas bagong bomber at sa lugar ng bomba ng Norden na nakakuha ng ilang detalye mula sa kanila. Sina Louis at Phil ay dinala sa isa pang kampo ng bilangguan sa Tokyo, kasama ang iba pang mga bilanggo. Sa pagdating, sila ay pinaghiwalay sa napakaraming tao at ipinadala sa iba't ibang mga kampo ng POW. Natagpuan ni Louis ang kanyang sarili sa Omori Detention Center sa ilalim ng pangangasiwa ng isang malupit na pusong commanding officer, si Corporal Mutsuhiro Watanabe. Ayon kay Watanabe, lahat ng mga bilanggo ay mga kaaway ng Japan, kaya't sila ay tratuhin ng naaayon habang ipinapaliwanag ang mga patakaran sa bilangguan. Nakita ni Watanabe si Louis na nakatingin sa kanya sa mata, kaya pinalo niya ito ng isang makapal na kahoy na patpat matapos silang itayo. Sa isang buong araw, ang mga bagong bilanggo ay ipinadala sa kanilang camp hut kung saan nakilala ni Louis ang iba pang mga sundalong Amerikano. Kinabukasan, ang mga bilanggo ay nagtipon-tipon sa lupa at tinukoy ni Watanabe ang mga individual na may partikular na talento na napansin ang athletic background ni Louis. Sinimulan ni Watanabe ang isang karera sa pagitan ni Louis at isang opisyal ng Hapon na malinaw na pagod dahil sa kakulangan ng pagkain. Bumagsak si Louis sa lupa na naging dahilan upang makatanggap siya ng karagdagang pambububog. Ito ay maliwanag na naiinis ng husto sa kanya si Watanabe. At madalas na pisikal at brutal na pag-atake ang natatanggap niya mula sa kanya. Bukod sa pagtitiis ng hirap sa trabaho sa kampo, ang mga sundalong Amerikano ay napanatili ring alam ang tungkol sa pag-unlad ng digmaan sa pamamagitan ng mga pahayagan na kinuha mula sa mga Hapon. Sinusubaybayan ng isang sundalong Marine ang mga posisyon ng Amerikano, ngunit hindi nagtagal ay nahuli siya ng mga sundalong Hapon. Bilang kinahinatnan, siya ay binugbog ng walang awa habang si Louis at ang iba pang mga bilanggo ay nanonood ng walang magawa. Pagkalipas ng ilang araw, binigyan ng pagkakataon si Louis na magpadala ng mensahe sa bahay na nagpapatunay sa kanyang kaligtasan. Lumalabas na pinalabas na siya ng gobyerno ng US bilang patay dahil sa digmaan. Pagsang-ayon dito, dinala siya sa isang istasyon ng radyo kung saan naghahatid siya ng mensahe sa kanyang pamilya. Napilitan din siyang maling sabihin na siya ay tinatrato ng patas para makakuha sila ng kaunting awa mula sa gobyerno ng Amerika sa digmaan. Pagkatapos nito, nag-alok si Louis ng masarap na pagkain pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang kilos na ito ay may halaga dahil hiniling sa kanya na mag-broadcast ng isa pang mensahe na naglalaman ng anti-American propaganda. Ang mga lalaking Hapon ay nag-aalok din sa kanya ng isang magandang buhay sa Japan kung gagawin niya ito, ngunit ang huli ay tumanggi na ipagkanulo ang kanyang mga prinsipyo at dahil dito ay ibinalik sa kampo ng POW ng isang beses. Bumalik. Sinabi ni Watanabe kay Louis na siya ay malakas tulad ng kanyang sarili. At sana naging magkaibigan sila at hindi sila naging magkaaway. Ngunit dahil tumanggi si Louis na sumunod sa utos ng mga Hapons, isa-isang sinuntok siya ni Watanabe sa mukha ng lahat ng mga bilanggo. Ang panunutok na ito ay tumatagal ng isang buong araw na nag-iiwan sa kanyang mukha na bugbog sarado. Isang araw, ang mga bilanggo ay inutusang magtanghal ng isang dula ng Cinderella upang pasayahin ang mga sundalong Hapons. Sa gitna nito ay nakaupo si Watanabe. Sa tabi ni Louis at sinabihan siyang na promote siya bilang sarhento, kaya aalis siya sa Amor sa susunod na araw. Hiniling niya kay Louis na batiin siya sa promosyon, ngunit nananatiling tahimik ang huli. Ang buhay ng mga bilanggo sa kampo ay lalong gumanda pagkatapos ng kanyang pag-alis. Gayunpaman, ang magagandang araw ay hindi nagtatagal dahil binomba ng mga kaalyado ang kalapit na lungsod, na naging dahilan upang ilipat ang mga bilanggo sa isa pang kampo na tinatawag na Naotsu. Pagdating doon, saglit na nahimatay si Louis.
Sa lugar ng Watanabe, nasa kasamaang palad, ang commander ng kampo na ito ay nagpahayag si Watanabe ng parehong pananalita at sinaktan si Luis ng walang dahilan. Simula kinabukasan, nagpapatuloy ang paggawa at ang mga bilanggo ay inatasan na magkarga ng malalaking bag ng karbon sa barko na mas nakakapagod kaysa dati. Ang bigat ng mga bag at ang kanilang pagod na pinagsama ay nagdudulot ng pagkalaglag nila doon at pagkamatay. Si Luis, napagod na pagod, ay huminto sa paggawa, kaya dinala siya kay Watanabe na pagkatapos ay pinarusahan siya sa pamamagitan ng pagpapabuhat sa kanya ng isang malaking kahoy na beam at hawakan ito sa kanyang ulo. Nagpumigla si Luis, ngunit inutusan ni Watanabe ang isang gwardya na barilin siya kung ihulog niya ito. Dahil dito, pinipigilan ito ni Luis ng ilang oras. Sa kabila ng pisikal na pagkapagod, ang bawat bilanggo ay nakatuon kay Luis at sila ay nagyaya para sa kanya sa kanilang mababang boses. Inaasahan ni Watanabe na ibababa niya ang sinag, ngunit itinaas pa ito ni Luis habang mas mataas. Walang takot na nakatitig sa mga mata ng sarhento na hindi mapakali sa kanyang pagsuway. Marahas siyang binugbog ni Watanabe at iniwan siya sa parehong lugar sa buong gabi. Kinabukasan, isang superior na opisyal ng hapon ang nag-anunsyo ng tigil putukan at inutusan ang mga POW na maligo sa kalapit na ilog. Ang mga bilanggo sa simula ay naniniwala na sila ay papatayin na. Ngunit sa pagpasok nila sa tubig, isang American bomber plane ang lumipad sa itaas na nagpapahiwatig na ang digmaan sa wakas ay tapos na. Ipinagdiriwang ng lahat ng mga bilanggo ang kanilang tagumpay. At sa lalong madaling panahon pagkatapos na maihulog ang mga supply sa kampo, sa gitna ng pagdiriwang, sinubukan ni Luis na hanapin si Watanabe sa kanyang silid. Ngunit, nakatakas na daw siya. Umupo siya at tinitignan ang larawan ni Watanabe noong bata pa siya sa tabi ng kanyang ama. Kasunod nito, bumalik si Luis at ang iba pang POW sa kanilang sariling bansa kung saan hinihintay sila ng kanilang mga pamilya sa paliparan. Sa pagtatapos ng pelikula, inilalarawan ng isang slideshow ang totoong buhay ni Luis matapos ang gera. Nag-asawa siya at nagkaroon ng dalawang anak. Nakaligtas silang dalawa at ikinasal. Si Watanabe ay nagtago at umiwas sa pag-uusig matapos mailista sa nangungunang 40. Karamihan sa mga wanted na Japanese war criminals. Tinupad ni Luis ang kanyang pangako at inialay ang kanyang buhay sa Diyos na may bagong tuklas na pananampalatayang ito. Nagpasya siyang patawarin ang mga bumihag sa kanya noong panahon ng digmaan sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa marami sa kanila. Ngunit tumanggi pa rin si Watanabe na makipagkita sa kanya, kahit na hindi nakuha ni Luis ang medalya. Natupad niya ang kanyang pangarap na tumakbo sa Olympics sa edad na 80. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.